mga ka-heart, kumusta po kayong lahat for today's video? So, napansin niyo ang bilis ng swimming pool. Bakit kaagad ganyan kabilis? So, yung nakatambak na lupa dito, nagamit na rin mga ka-heart. Kasi, kompleto na yung ating swimming pool. Look. Yan. So, pa 8 days na to. So, nag-jump tayo. Bale, nag-shortcut tayo kasi hindi naman pwede na araw-araw tapos konti pa lang yung nagawa. So, mas exciting kung ganito na yung proseso. Yan, napansin nyo naman. So, finish na halos yung mga gilid. Nakahulman na siya. Yan, napansin nyo. Oh. Yan, so finish na rin ang loob. At may palitada na rin. Ganun kabilis. So, exciting na tayo mga ka-heart. Maligo. At itong gilid, napansin nyo, yan, napansin nyo yung gilid. Pupunuin pa yung lupa hanggang mapantay dito sa, dito. Hanggang mapantay dito, ipapantay dito yung lupa. Kasi, gagawin natin siyang upuan. And then, kapag mag-swimming na tayo, pwede tayong maglakad-lakad dyan sa lahat ng palibot. Kasi, lalapad siya eh. At magiging upuan yung mga gilid ng ating swimming pool. So, yan. Dito sa right side, gagawing upuan. At doon sa duluhan ay ganun din. At dito rin. So, yan. Yan. Tapos dito, finishing pa to. Ipa-plat pa siya. At, papakita ko sa inyo yung loob. So, kala ko maliit lang, pero ang laki na rin pala talaga. Malaki na siya. Yan mga ka-heart. At tara, at tingnan natin ang loob. So, palitada na siya. Finish na. Na-finish na ang mga pader. Yan. Tapos, meron na tayong eskalera. Ay, sorry. Eskalera yung tinatawag na hagdan. So, yan. Meron tayong hagdan dito. Yan yung hagdan. So, i-finish pa siya. Pupunaan pa syempre ng lupa. Or graba yan. Patitibayin. Tapos, i-finish din siya. Yan. I-finish din. Bali, tatlong eskalera o tatlong hagdan ano dyan. Okay, mga ka-heart. And then, ito. So, bakante rito. Mapapaglanguyan pa to. Papunta ron hanggang doon. So, ang lalim nito ay tama lang. Kung matangkad ka, so, lampas lieg. At kung kagaya kita na 5'4 ang haba, so, hanggang ganun din. Mas o menos, hanggang lieg din. Diba? Si Jomar, yung anak ko, matangkad. So, siguro hanggang ano lang, hanggang dibdib niya lang. Yan, so, malaki to, malaki. At tamang-tama lang. Na, para sa isang familia, o mag-invite pa ng mga friends, cousins, dito ay sufisyente. Pinapansin nyo, itong side na to, sa right side ng hagdan, mapapag-swimmingan pa siya, kasi bakante siya. Pupunta ron! Tapos doon, sa ulo na niya, syempre magpapader pa dyan eh, palibot dito sa right side, sa ulo na, at sa left side. Para merong privacy, at hindi tayo masisilipan dito kapag ka tayo ay nag-swimming-swimming. So yun mga ka-heart. At dyan sa ulo na yan, syempre papalagyan ko pa siya ng pader na meron siyang shower. Yung parang may bumubuhos na shower pa sa'yo sa ulo mo habang nakatayo ka. O, diba ganun? So, yan mga ka-heart. At super fresh tayo dyan. Habang nakalublob tayo sa ating swimming pool. Tapos meron dun shower or fountain. Fountain ba ang tawag dun? Shower na parang tumututok pa sa ulo mo para ma-refresh ka pa. Yun. So, yan mga ka-heart. Napansin nyo? So, ito ay 1 week and 1 day. So, 8 days ng nagawa. So, yun. Napansin nyo at meron din doon na
yung sa gitna, meron na siyang, parang ano siya, daanan ng filtered. So, kasi bibilhan pa to ng filter para siya na mismo maglilinis ng ating swimming pool. And then, of course, yung vacuum cleaner. Or, syempre, kasama na din yung mga chlorine para sa tubig, etc., etc., so on and so forth. So, balikan natin yan tomorrow or sa ibang araw para mas marami ng detalye at mas marami pa tayong may kwento about sa ating swimming pool. So, ito yung lupa na igamit na rin dito sa mga gilid. So, yan. So, masisipagin mo natin mga laborer at nagsiuwi na sila kanilang 5 o'clock kasi tapos na ang kanilang trabaho. Nag-start sila ng mga 8 o'clock, something like that. And then, dalawa yung taga-bundok sa lugar ni nanay. Mismong family din, family member, asawa ng ate ko, si Kuya Mamerto. Okay.